Ang unang katanda. Bakit hindi ka sumali sa Miss Universe? Ako? Shucks, feeling ko hindi ko personality. Pero mahilig ako manood. Bata pa lang ako talagang lagi ko yan inaabangan. Laso feeling ko kasi ang gaslaw ko. O hindi! Kasi sabi niya, bagay mo maging Miss Universe. Hindi. Pero kasi pag ano ka, diba? Pag beauty queen ka kahit hindi mo na-ring. Kailangan, parang feeling ko beauty queen pa rin ang Miss Universe. Tsaka para siyang pag-artista, kailangan nasa puso mo para hindi ka nakaramdam ng pagod or na gusto mo nang gumibap. Grabe rin ang training daw kasi dyan. Pero nung sa school, nung school days mo, ano ka? Hindi, more of ano talaga, school play. Ah, talaga? School play, tapos lahat ginawa ko, ballerina, nag-cheer dance din ako, hindi ako marunong mag-split, hindi ako marunong mag-stunt, tapos pati gospel sa mass, ako yan. Oh. Pati pag may mga assembly, ako yung nag-a-announce. Oh, nice. Lahat. Lahat talaga. Except sa pageants. Except pageant. Pero rin kasi kami pageant dun sa grade school. Tapos high school, 1 year lang ako. Home school na after. Magaling siyang sumayang, yung bali-bali. Paulit-ulit ko pinapagawa. Ano-ano na lang talaga. Uy, nagulat ako na nag-reserve siya kung kailan pandemic. At kung nga, siguro 1 year ago na. Yeah. Tsaka ano yun, nabiglaan kasi, ano nga ba yung una kong magra-rap dapat ako doon, na as lalaking rapper. Kasi sabi ko, alam mo kahit anong gawin ko, hindi ko matatalo to si Rochelle eh. Sabi ko na lang funny, so siya na yung ginaya ko. Kay Aliyo, na alin sabot na kung ang attention namin doon. Ay kung kasi wala ano to, ibang level na to. Nag-Beyonce siya, no? Nakaka-miss ng lip-sync button. Ano mo makikita yung kalugsayin na mga artista. Sana ibalik. So, hopefully. No, 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 no. Nakatawa. Pati ano, nami-miss ko rin sa Deputy Vlog. Ayun, sana ibalik, no. Nananawagan ko ba? Nananawagan ko kami sa GMA Network. Kami po ako na maglalaro. Ay, Miss Andrea, nag-ano ka na ba? Nag, yung kay Ding Dong, Family Feud? Yes! Hindi kami nanalo. Alam kung bakit. Bakit? Pinapili kasi kami. As in, winning question na to ha. Pinapili kami, ako pala. Kung sino ang pinaka... Ako sino mas kilalang Michael? Si Michael DeMesa or si Michael Angelo. Oh, okay. As a showbiz person, syempre pili ko si Michael DeMesa. Oh, I see. Ako pala. Pero tama yung iba ako. Versus sino po yung kalaban ninyo? Family ni Clea. Ay! Clip lang yung naano ko doon na hindi ko napanood yung episode na yun. Pero ano? Yung clip nila, kayo pala yung kalaban nila, Clea. Yun! Pero ano, gusto namin maglaro nga sana as kami, yung cast ng The Big Person. Nga. Kasi diba uso yun sa ano, diba, sa Family Feud, yung per series, pinaglalaban. Ay, tingin ko papasok kayo dyan. Yes. Ayan si Pao, ready na siya. Oo, oh, ready na. Sige na. Actually, mas na-impact kita. At mas napansin kita nung bagat na sobrang epic, sobrang life-changing ng performance nito. As in, paano niya nabago yung business? Ang dami ko na-experience dahil sa soap na yun na hindi ko in-expect. As in, naalala ko pa rin time na inabangan ko yun, yung mismong era ng episode, kasi kabag-kaba ako. Ang gusto ko lang talaga, matawid siya ng isipin lang ng mga tao na okay, nagkampanan niya ng tama. Kasi feeling ko, kung binigyan ka ng ganung role, syempre may mga nakabasa, yes. May mga teacher, ganyan. Yes. Sabi ko, happy pleasure. Hindi ko in-expect na gano'n na makaka-experience ako ng ibang pagkakita ng sisa, tapos yung nag-renting siya ng gano'n. Ngayon ako super na overwhelmed ako. Kasi hindi mo naman, parang hindi mo may imagine na pupwede, diba, sa career mo na gano'n. Tapos yung binigay sa akin na painting na isa, naka-display sa sofa na. Tapos yun, siguro ano, matagal ko na rin po kasi mini-wish na mag-transition from sexy to mas actress sana. Kasi gusto ko talagang maging magpapahusay na actress, magkaroon ng award, ganyan. Dito ko yun nakuha sa Maria Clara. Pwedeng si Naomi, kayang si Naomi. Parang you really deserve to be the best actress. Sana nga, nalabrain ko na. Pero ang saya nung nabigyan ng mga, yung sa mga schools. Kasi meron ako na-display sa bahay. Like ko kasi sinasabi kay Lamami, sana ano,
naka-display naman ako ng trophy. Kasi syempre sa bahay namin, andun yung mga grad pic. Wala akong grad pic, studio pic lang ako. Kasi na second year college ako eh. So at least kahit pa paano may nabigay ako sa parents ko. Tsaka kasi yung dad ko, professor. Oh. So mas ano, mas malakas yung dating sa akin. Kasi kita ko na talagang sinasabi niya sa mga friends niya, sa mga students niya, nag-reply siya pag kinukongratulate. Eh, bali sa mga, sa generation ngayon, ikaw ang sisa nila eh. How do you feel? How do you feel sa ganun? Kili. Alam mo, hindi nawawala yung kili. Tsaka yung gratefulness. Kasi ano eh, grabe rin yung mga kasamahan ko doon, yung pinagkakita nila, like sila Barbie, sila Derek. Grabe rin, tulungan talaga. Tapos si Derek din, even yung staff, talagang nung time ng eksena ngayon, binake sure nila na tahimik lahat, walang distractions, dire-diretso lang. Pero kasi yung ang kagandahan kasi sa MCI, yung talagang yung per character, nag-bloom siya. Nung panahon mo, ikaw talaga yun, di ba? Kaya nakakatuwa talaga siya. Ang dami pa rin naghahanap talaga. Ang dami pa rin naghahanap. Oh, di ba? Na-miss namin. Nag-uusap ba kayo about it with Dennis? Hanggang ngayon, si Barbie, palagi ko pa rin minimessage. You know, congratulate ko pa. Nakikita ko may nangyayari sa kanya. Yung journal ko na ginagamit ngayon, si Barbie nagbigay. Kasi kami, ang bilis kong malagay na loob sa kanya. Kasi para kaming naka-mirror pagka nasa tent. Mahilig kasi ako magbasa. Tapos pag ganun, pagtingin ko sa kanya, nababasa din siya. Tapos pagka nag-prepare sa eksena, mahilig kasi ako mag-deep breathing. Kasi nakapikit lang ako ng speak up, malalim, ganyan. Pag ganun ko sa kanya, siya din! sabay kami gumagal. Sabay ko, shucks, parang really mean. Wala kami ugali. Oh, na. Ibig bang sabihin, fan ka rin ni Taylor Swift? Kasi grabe si Barbie. First Taylor Swift. Talaga? Anong song yung mga kinakanta mo noon? Back to December, Love Story. Oh my gosh. White Horse. Agawan pa yung Love Story doon eh. Yung sino mauna sa mall show, yung una magsasabi niya, oh, akin yung Love Story material ah. Kasi sikat na sikat yung song na yung time. Wow, eh magkakasundo nga talaga kayo ni Barbie. Kasundo kami talaga. Tsaka, ewan ko, para siyang si Dennis. Pagka-eksena ko sila, kung ano man yung na-prepare ko, may nadadagdag eh. Para sa surprise ko rin yung sarili ko based sa pinapakita nila. Kasi syempre magre-react ka sa kanila. So yun, masarap-sarap na nakatrabaho. How did you feel nung tapos na yung sisa? Yung tapos na yung part mo? Kailangan magpagpag. Oo. Parang naano ko siya talaga. Siyempre, ilang months yun, tapos nag-lock-in pa kami. Tapos siyempre, parang napamahal din talaga sa akin yung role. Sobrang research yun. Parang nag-workshop ako. Ako yung nag-workshop sa sarili ko. Parang 5 beses bago ko na-call sa set. Kasi sabi ko, workshop lang tayo ng workshop pag natawagin ako. So parang naano ko siya, na-absorb ko siya ng gusto. Sisa. And of course, your transition from sisa to sobrang taray. Oo naman, ang taray. Ayaw ko nakakapan ni Bago. Kasi sa sisa, walang retouch-retouch. Ah? Kasi mas hulas ka, mas okay. Hulas kong hulas. Talaga? Walang makeup yun. Ano lang, pagpaitim. Foundation lang. Okay. So, kunyari, tulog ako or dinner break, pag sinabing back to work. Pati yung buhok, walang supply. Okay na. Ito, kailangan, syempre, lagi kailangan postura. Iba-iba ng damage. Oh, I see. Ang galing. Kaya sobrang extremes talaga. Tsaka doon parang lagi kang nanliliit. Ito naman, kailangan lagi mong feel, ikaw yung pinaka-powerful magaling, sa kanila. Yes. Na CEO, parang gano'n. Pero alam mo, masirap ako sa gantong role kasi ang layo nito sa personality ko eh. Introvert ka ba? Introvert, parang gano'n? Introvert ako eh. Ah. Ako na nga yung sinasabihan ng parents ko, lumabas ka nga, lumabas ka, bumimik ka or something. Kasi matahimik akong tao, mas mahilig ako sa mga quiet na environment. Di enjoy ka dito sa Tagaytay. Oo, saya dito. Sobra. Lamig-lamig pa. Pero ang maganda naman pag-artista ka, di ba? Para ka may ibang mundo na pupuntahan. Para ka kalaro. Tama po. Kasi parang dami-daming role na pwedeng gawin. Sa dami na ng role na nagampanan niyo po, ano pa bang role ang gusto mo pang gawin? Meron pa ba? Dami pa. Gusto ko mag-superhero. Ah, yeah! Gusto ko mag-assassin ulit. Kasi parang nabitin ako sa action ko before. Oo, training na rin ako nun eh.
Killer, gusto ko rin. Tsaka yung ano, di ba may mga soap or may mga movies na parang super ka nakaka-relate dun sa couple? Mm-hmm. Parang reflection talaga siya ng totoong boy. Super totoo ng mga linya, ng mga away, kung paano sila. Yun, gusto ko yung mga ganun. Basta gusto ko yung mga eksenang pinapakita sa mga ganun na yung hindi usual. Like, ano yung may last akong napanood na? Basta yung usual ginagawa ng mga couple pero hindi laging nasasama sa mga series. Diba? Pag-couple kayo yung mga di kayo naliligo minsan, yung mga ganyang eksena na, yung mga ganyan. Oh. O kaya yung nag-aaway kayo sa mga maliliit na bagay, yung mga gano'n. Ano ko sabihin? Ako naliligo. Hindi. Basta yung mga couple na gano'n, natutuwa ako. Nice siya. Hindi na mainilang po ako. Heartbroken kasi siya. Joke na ako. Ilipat po natin ang camera. So ano mo? Charity. Joke na. At okay lang yan. Yes, go. Kaya ko lang yun. Ang earrings na naman, ano, very happy. Oh, yeah. Yes. Parang hindi na ako mag-ayaw sa earrings lang. Sa earrings. Ay, Miss Andrea, isasama ka ba sa ano? Sa Sangre? Yes. Sa Sangre, hindi ko alam. Parang bagay ka rin doon. Wait, talaga. Yes. Ay, not. Basta, may tiwala naman ako sa kanila. Sila naman nakakaisip ng lahat. Even yung sisa, yung pinresent sa akin, parang, ha? Hindi ko naisip na ako yung maiisip. Parang talaga ba? Parang, kasi sa mga dati kong ginawa, parang, hindi ako yung top of mind feeling ko. Pero, natuwa ako na sabi nila na, yun nga na naisip nila ako for this, na naniniwala sila. So, yun na rin yung inisip ko nung binigay itong first contravida role ko. Sabi ko, sige, na-realize ko naman na maganda rin kapag ka hindi mo super napo-foresee yung future. Basta talent ka lang, gawin mo na. I think siguro kaya binigay sa yung sisa kasi ang galing mo dun sa ano eh, sa legal wife. Ay, yung ano. Eh, sinubaybayan namin. Ako first na sinubaybayan ko yun. Ang galing mo doon. Umiyak kaya ako doon sa mga scenes yun ng papa mo. Yung papa, yung oh, ay, okay. Si, sino nga po yun? Si Rodrigo. Hindi. Juan Rodrigo. Ang ganda kaya ng scene yung dalawa. Yung laging, lagi kayo. Oo. Yung inano kayo na, huwag ka nang sumama sa kanya. Ikaw naman, dad. Ang galing pa. Grabe rin yung soap na yun. Ano pong preparation nyo dun? Research talaga. Ako pagka may soap, kailangan talaga research, kailangan klarong-klaro yung parang siyang nabubuhay sa paningin mo. Tsaka ano, kailangan din talaga, lalo na yung culture ng Muslim, kailangan. Yun nga. Medyo mag-google-google ka rin talaga at magtanong ka. Pero ang galing niyo doon. At saka maganda rin yung ending na na-satisfy ako doon sa ending. I love it.